Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon mga kol, pakita natin yung ating GE64B, isa sa pinakamabilis tumakbo sa mga minivan. So ito yung GE64B na 4x4 or all-wheel drive na manual transmission. So titingnan natin yung ating unit, then tapusin natin para malaman natin kung magkano ang ganitong setup. So ito yung unit na one of my favorite sa takbuhan. So GE64B na all-wheel drive. So check natin kung ano yung mga features sa ganito. So tara, titingnan na natin. So yung kulay ng ating unit mga kol is pearl white. So ito yung ating unit. So ayan, meron tayong transformer na nilagay sa ating hood, Suzuki emblem. Meron tayong bumper stainless. So ito yung design na gusto ng ating owner. So meron din to sa likuran, ayan. So ito yung headlight ng GE64B. So ito yung pinaka mabilis sa lahat ng GE kasi all-wheel drive na manual turbo. So pinaka mabilis po ito tumakbo lalo na sa mga akyatan kasi turbo po yung unit natin. So pumapatak po ito ng 105 km to 100 km per hour. So fully tinted yung ating unit mga kol. Meron tayong chrome side mirror with lights po yan. Tapos chrome handle. Meron tayong mag wheels. Ayan, GDM or original Japan. So ito yung mag wheels natin. So Japan original po yan mga kol. So fully undercut din yung ating unit. So yan. So yan, ang ganda. So tingnan natin ito. Ayan. So captain seat na po yung ating unit. Ayan, ano na captain seat. So ang ganda ng kanyang combination ng kanyang leader. Yan. So captain seat, meron siyang headrest, meron siyang armrest dito. Ayan o. Diba? Ang ganda. So naka-plastic na po yan dito mga kol. So GE64B na 4x4 or all-wheel drive na manual. Brand new na po yung ating mating. Ayan. Before natin tingnan yung ating front or yung ating dashboard. Ayan. Titingnan muna natin ito. Yan. Brand new na ding mating natin dyan. Ang titingnan o. Ganda. So meron din siyang step board sa likuran. Ayan, ito yung ating tail light. So GE64B na manual turbo. So yung mga manual turbo mga kol is nasa semi wagon lang po yan or GE64B. Wala po siya sa mga every wagon. Yung manual na every wagon is non-turbo, then yung mga turbo na every wagon is all automatic po siya lahat. Ayan. So bago na din yung ating ceiling. So black yung kulay. So yan. So yan yung likuran natin ng GE64B natin. Tapos pinakulayan ng owner na dito ng black para titingnan natin sa malayo para na din siyang every wagon. Ayan, wiper, meron ding third light. Ayan, kasama diyan sa brake light natin. Ito original po yung ating mga rain visor. Ayan. Ganda ng combination ng kanyang leader. So all power na din mga kol. Ayan oh. All power. So ito auto fold, side mirror, left and right, gana, power window, ayan, try natin, ayan, gana, so, ayan, nag-fold siya, tuck natin, adjust natin, left, right, left, up, and down, so gana po siya lahat. So dito mga kung makita natin is yung ating upuan, so meron tayong neck pillow. Yan, yung combination ng ating upuan is napaka ganda, swak na swak sa kanyang kulay. So yan o, meron din siyang armrest. Yan, ito yung ating handbrake. Ayan, ito yung ating cup holder. Ayan, meron tayong switch dyan para sa ilaw natin dito sa ating side mirror. Ayan, meron pa switch yan, off natin. Meron tayong digital temperature gauge. Ayan o. Yung ating cluster panel, meron na siyang RPM. Ayan, analog po yung kanyang RPM. Yung ating speedometer. Ayan, yung odometer reading, gas indicator. Ayan, makita natin. Then, ito yung ating shift lever. So, 5 speed po yan mga kol. Ayan o. Reverse, third, fourth, first in second gear. So yan, meron tayong Android touchscreen stereo with reverse camera. Meron tayong
dashcam. Full screen po yan mga call. Meron din tayong extra fan. Ayan, kung kita ba? Kita ba sa camera? Parang hindi kita. Kasi medyo madilim na. Ayan, so meron tayong extra fan dyan. So ayan o. So ang ganda. Ito yung favorite ko mga call. Yan, ito po yung kadalasan na minodify ko. Kasi sa mga every wagon, wala po siyang manual na turbo. So sa manual turbo, meron siyang D17V. Katulad nung ating service nung offroad natin. Ang bilis, ang bilis. Kayang-kaya po niya yung mga malalaking gulong. Tapos ito, kayaanin po niya yung 135 to 140 kilometer per hour kung ano, kung straight yung daan. Sobrang lakas ng ganito makina mga call. 660cc pa rin, 3 cylinder, 63 horsepower, manual, 5 speed manual transmission. Ayan. So makita natin dito, ito yung kanyang clutch pedal, brake pedal din yung ating accelerator pedal. Then brand new na din yung ating dyan mga call. So yun o, ang lamig ng kanyang aircon. Yan. So titingnan natin yung kanyang makina. So ito yung kanyang makina mga call. So ilawan natin. Yan. Sobrang lakas nito. Grabe. So ito yung favorite ko sa lahat ng K6A na turbo, yung manual. Minsan lang natatamad ako sa manual kasi lalo na pag traffic. Kaya minsan nag-automatic po ako, pero pag yung terms ng takbuhan, pinaka the best po itong mga all-wheel drive na manual D64B. So lalo na mga 4x2, ang bilis talaga tumakbo yung mga ganitong unit mga call. So yan. So yung presyo ng ganitong setup mga call is 300,000. All in na po yan. May kasama na pong Android touchscreen steering reverse camera. Kasama na po doon yung dashcam, auxiliary fan, ayan, digital temperature gauge, mag wheels, front and rear bumper, din yung mga chrome side mirror, ayan, chrome din ito, kasama na yan. Din kasama na po yung ating seat cover na leather, ayan o, ang ganda. So yan po, 300,000. Kayo yung mamili ng kulay, made to order po tayo. Itong unit ito is bound to Cararaga region. So yan po, so 300,000 po yung ganitong setup. Labis na talaga sa takbuhan, hindi ka mabibitin. So ito yung mga ginawang pang drag racing dun sa Cotabato na mga unit, mga manual turbo. So ang bilis talaga. So yan lang muna yung ating vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. Ingat mo mga kalin. Bye bye. God bless po. Ito yung favorite ko sa lahat ng K6A na turbo, yung manual. Minsan lang natatamad ako sa manual kasi lalo na pag traffic. Kaya minsan nag-automatic po ako. Pero pag yung terms ng takbuhan, pinaka the best po itong mga all-wheel drive na manual D64B. So lalo na mga 4x2, ang bilis talaga tumakbo yung mga ganitong unit mga call. So yan. So yung presyo ng ganitong setup mga call is 300,000. All in na po yan. May kasama na pong Android touchscreen steering wheel reverse camera. Kasama na po doon yung dashcam, auxiliary fan, ayan, digital temperature gauge, mag wheels, front and rear bumper, din yung mga chrome side mirror, ayan, chrome din ito. Kasama na yan. Din kasama na po yung ating seat cover na leather. Ayan o. Ang ganda. So, yan po. 300,000. Kayo yung mamili ng kulay. Made to order po tayo. Itong unit ito is bound to Cararaga region. So, yan po. So, 300,000 po yung ganitong setup. Labis na talaga sa takbuhan. Hindi ka mabibitin. So, ito yung mga ginawang pang drag racing dun sa Cotabato na mga unit. Mga manual turbo. So, ang bilis talaga. So yan lang muna yung ating vlog for today mga call. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. Ingat mo mga call. Bye bye. God bless po.